Sir, can you tell us more about how did you communicate with Congressman Teves? Paano po siya nag-commit na makakapunta po siya sa hearing ninyo? May secretariat na communicated with his secretary. And doon natin nakuha yung confirmation through his secretary related to my secretariat. Mm-hmm. And he will be attending via Zoom, tama sir? Zoom. I don't know kung Zoom, kung ano yung gagamitin namin na kwan. Gagamitin namin na platform. Basta virtually, mag-a-attend siya. Mm-hmm. Sir, what do you make out of it, sir? But hindi na lang ho siya umuwi to begin with? Sir, pinapauyo siya ni Speaker Romualdez. Pero sa hearing ho ng Senate, makakapag-attend pala siya, sir. Tanungin natin sa hearing kung bakit ayaw niyang umuwi. Malaman natin yan pag appear niya sa hearing. Tatanungin natin. Sir, gaano ka-importante na makakarating si Kong Teves? I'm sorry, makakaten si Kong Teves kahit online lang. Gaano yung ka-importante? Eh, para maging successful yung hearing natin. That's why we are conducting hearing to hear both sides of the issue. So, maganda yung andyan siya para marinig natin yung side nila. Otherwise, magiging one-sided yung ating hearing kung wala tayong marinig na galing sa side ng mga TVs. Mm-hmm. So, do you expect him, sir, na he will clear his name, sir? Ano, ano? Do you expect him to clear his name? Well, expected natin yan since gusto niyang mahir yung side niya, sasabihin talaga niya yung gusto niya sabihin. But then again, andyan ako to moderate everything and I will control everything at hindi pwedeng magamit yung ating committee hearing para sa whatever grandstanding na plano ng anybody na inibitahan natin. Andyan tayo. Sir,